Hanggang dyan lang tayo. Hindi na natin na bubuin yung video dahil ang video na ito ay may pagka-sensitibo. Okay? Bawal ito dito sa YouTube. Kung gusto ninyong mapanood ang full video nitong issue na ito o itong video na ipinlay ko nga kanina, all you have to do is just to tap or click the link below. Okay, nandiyan sa may description o nandiyan sa comment section para nang sa gayon ay mapanood mo ang video na ito na talaga namang kalat na kalat, nagba-viral at pinag-uusapan ngayon. Okay, so ngayon naman, okay, ano naman daw ba ang opinion ko tungkol sa pangyayari na ito? G, napakasimple lang. Ano ba ang palagi kong sinasabi sa inyo? Hindi ba't wag na wag kayong mag-aasawa o magkukumit sa babae? Actually, ang pinaka-importante o tututukan natin dito ay yung pag-aasawa. Okay? Dahil ang kaso dito kay Mr. Greatness, okay, itong si Sir na lang, okay, tawagin na lang natin Sir, okay, ang kaso dito kay Sir, okay, dahil dating pulis ito, okay, sigurado naman na marami itong nagawang magaganda noon, okay, hindi natin alam, baka napakatinong tao nito, maaring sumablay lang talaga siya dito sa esme niya, okay, dito sa issue ito, okay, pero hindi natin kilala ang tao na ito. Kung ito nga ay totoong dating pulis, okay, then still, syempre, hindi naman tama na bastusin natin ang tao na ito. Okay, pero of course, magbibigay ako ng opinion, okay, at nang sa gayon ay mapagbigyan naman natin yung mga nagre-request na bigyan ko nga daw ng opinion itong pangyayari na ito. Okay, pero disclaimer muna, okay, wala akong kinalaman sa personal na issue nitong dalawa na ito. Okay, ibig sabihin, lahat ng reaction ko ay ibabase ko lamang sa video na napanood ko, okay, at dito nga sa issue na kumakalat ngayon. Pero kung ano mang legal issue, kung ano man yung tunay na istorya nila, nasa sa kanila na yun. Okay, pero yung kumakalat na balita, okay, na ito nga daw si Sir, okay, o kumbaga itong si Sir na lang, okay, hindi ko na i-mention yung name niya. Okay, basta itong si Sir, okay, ay yun nga daw ay nanloko ng asawa. Ito yung video na ito. Okay, hindi ko sure kung talagang totoo lahat ito. Okay, pero kung ibabase ko lang sa balita, ang sabi ito ay kanyang asawa, kaya nga ang naging kaso sa kanya. Okay, I'm not sure kung pati ay papatong ba dito. Hindi naman natin masyadong alam yung storya talaga. Hindi rin natin alam kung ano na yung mga final na kaso. Okay, pero nagbasa-basa ako ng mga detalye tungkol dito, pero hindi ko na masyado pang kinalkal pa. Okay, kasi yung punto ko naman dito ay paniguradong makukuha at makukuha ninyo without us discussing the full case o yung buong kasuhan dito o yung buong storya ng kasuhan dito sa ano na ito, sa issue nga na ito. Okay? So, ano nga ba ang reaction ko dito sa pangyayari na ito? G, gaya nga nang sabi ko kanina, napakasimple lang, di ba? Huwag na huwag kayong mag-aasawa, okay? Huwag na huwag kayong magkukumit. Well, yung commitment sa babae, kahit papano, medyo mas magaan yun, okay? Yung girlfriendin mo lang, okay? Medyo, ano nyo ako, bear with me, okay? Dahil, unti-unti pa lang na nag-heal yung lalamunan ko. Okay? Pero okay naman na tayo. Kung papansin nyo, nakapagsalita na ako, di ba? Hindi katulad nung nakaraan, paus pa ako, pero nagbablog pa rin ako. Pero tignan nyo, di ba? Gumaan lang ng konti yung lalamunan ko, okay? Vlog na ulit tayo. Okay, anyway. So, yun nga. Gaya nga nang sabi ko kanina, okay?
yun nga, huwag kayong mag-aasawa. Okay? Dahil balang araw, o kung mag-aasawa man kayo, okay? Make sure na yung mapapangasawa ninyo ay mas bata sa inyo. Basta nasa legal na edad na yung babae, okay? Yung 18 pataas, okay? Mas maganda yan kaysa sa babae na kaidaran mo. Okay? Dahil tandaan mo, kung mas matanda ang babae, lalo na at humampas na sa wall, let's say lumagpas na ng 25 years old o 25 pataas na, mas mababa na ang value niyan, mas delikado na yan magbuntis, mas maliit ang tsansa na magbigyan kanya ng anak, mas iba na ang ugali niyan dahil sa dami ng you know, bagahe na dala-dala niyan, no, mga emotional baggage na dala-dala niyan sa mga dati niyang mga naging lalaki, sa dati niyang mga naging karelasyon, and of course syempre dahil stress na yan, dahil matanda na yan, mas sabihin na nating yun nga, mas magiging sakit ng ulo yung mga ganyan. And of course, pagdating sa looks at pagdating sa ano, sa attractiveness niya, mas mabilis ang proseso, o mas mabilis na tatanda itong babae na ito sa mga mata mo. So ibig sabihin, mas mabilis na mangyayari na someday ay mawawalan ka ng gana dito sa babae na ito. Sino ba naman ang gaganahan sa isang babae na sabihin na natin hindi na ganun kabata, o hindi na ganun ka-sexy, o hindi na ganun kaganda? Okay? Gustuhin ko man na ganahan pa din. Gustuhin ko man na tumayo pa din ang aking kaibigan, okay, na si Anaconda G, okay? Gustuhin ko man na tumayo pa rin si Anaconda G, okay, kahit na ganyan na itsura ng asawa ko, kahit na matanda na siya, kahit na kulubot na siya, kahit na puro bilbil na siya, kahit na hindi na siya ganung kagandahan, hindi mangyayari 'yon, okay? Dahil ang lalaki ay more on physical, okay? Karamihan sa mga nagpapakasal, majority ng mga nagpapakasal na lalaki, nauuwi sila sa kalungkutan pagdating ng araw, okay, ng kasama nila yung mga misis nila, lalo na kung kaidara nila, at lalong-lalo na kung mas matanda pa sa kanila, okay? Kaya nga nangyayari ang bagay na katulad nito, kumbaga nag-cheat ang lalaki, ay dahil nga mas na-attract ito sa mas bata at mas maganda, okay? Kaya mag-focus kayo sa purpose niyo, mag-focus kayo sa grind niyo, mag-focus kayo sa self-improvement niyo, hindi sa babae. Kung dating lang ang gagawin niyo, then kakampi mo ako diyan, okay? Pero kung ang gagawin mo ay yung makikipagrelasyon ka at lalo nang aasawahin mo ang babae, then hindi mo ako kakampi dyan. Pero hindi kita pipigilan, hindi rin kita babasusin, okay? Pero siguro naman alam mo kung anong klaseng lalaki yung nakikipagrelasyon at nakikipag-asawa, di ba? Yan yung mga beta male, okay? So bahala ka, hindi ako against sa gagawin mo, okay? Pero hindi mo ako kakampi dyan, okay? Pero pagdating sa dating lang, o self-improvement, grind and purpose, o yun nga, pagpapabuti ng buhay mo, diyan mo ako kakampi, okay? Dahil ang gusto kong mangyari ay maabot mo ang tunay mong potensyal. Kung sakaling dumating ang time, talagang gusto mong mag-settle down pa rin, gusto mong magkaroon pa rin ng babae na makakasama sa buhay mo, dahil syempre mapapagod ka sa bullshit, alam naman date ka ng date, alam naman na hook up ka lang ng hook up sa ng iba't ibang babae, pagtanda mo, di ba? Syempre dadating ang time, dadating din yung limit mo, o yung hangganan na baga, naabot ko naman na yung tunay kong potensyal, maybe it's time for me na to retire, maybe it's time for me to settle down, okay? Then yeah, sige, go ahead kung gusto mong gawin yan. Pero kung gagawin mo yan, okay, again, gaya ng palagi kong sinasabi, gawin mo yan sa isang babae na mas bata at mas maganda. Ang importante ay yung mas bata, okay? Pero kung magsisettle down ka, the best pa rin is walang marriage, okay? Dahil ang marriage nga ay magpapababa ng attraction at ng interest level niya, dahil nga yun ang pinakamalaking validation na makukuha ng babae. Di ba? Kaya nga may kasabihan na ang mga babae ay gustong makasal pero ayaw maging asawa. Okay? Dahil nga masaya lang ang babae kapag nakuha niya yung kasal, dahil nga isang malaking validation ito. Pero once na makuha niya na ito, since na-validate na siya, mababato at mababato na siya. Okay? Mawawalan at mawawalan na siya ng gana, dahil bababa yung attraction at yung interest level niya. Tandaan ninyo, pagdating sa babae, para makip mo ito, ang pinaka-importante ay yung emosyon niya. Okay? Kaya wag na wag mong papakasalan. Pero kung gusto mong gawin, hindi pa rin kita pipigilan. Okay? You can go ahead. Okay? And keep on doing that. Kung gusto mo, or if you really wanna do it, then go ahead and do it. I'm not gonna be, sabihin na natin,
wine ka or reagents ka dyan sa decision mo na yan. Okay, kung gusto mo pa rin pakasal, go ahead. Pero ako mismo sasabi sa'yo, don't do it. Okay, dahil isa pa dyan, bibigyan mo ito ng kapangyarihan, magkakaroon na ng control sa'yo yung babae. Which is actually, isa sa mga reason kung bakit nga mawawalan din siya ng gana sa'yo. Dahil natural, susunod ka. Natural, gagawin mo yung mga gusto niya. Okay? Kung magpapasundo siya sa'yo, natural, susunduin mo. Kung mag-I love you siya sa'yo, natural, mag-I love you to ka. Why? Ikaw yung asawa. Obliged ka nang gawin yon. Wala ka nang chance o wala ka nang kapangyarihan na tumanggi. Kahit na tumanggi ka pa, pwede mong gawin na tumanggi. Pwede mong huwag gawin yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Okay? Pero maniwala ka sa akin, magiging negatibo lang ang impact nito. Kasi nga, ikaw na yung boyfriend. Ikaw na yung asawa. Okay? Kaya wala kang choice kundi gawin yung kung anong gusto nung babae. Okay? At isa pa, kapag ka dumating ang time nga na nakakita ka ng better option dun sa babae na yon, dun sa inasawa mo, hindi mo na pwedeng tikman yon, hindi mo na po pwedeng ilabas iyon dahil asawa mo siya. Kaya nga ano bang ina-advocate ko, kung mambababae man kayo, okay, pero syempre focus pa rin sa grinding purpose, focus pa rin tayo sa self-improvement, okay? Pero kung mambababae man kayo, make sure na it's only for dating, okay? Not for a commitment relationship or not for marriage, okay? Kung gusto ng babae ng marriage, gusto ng babae ng commitment, then let her know na hindi pa yan yung focus ko sa ngayon, okay? Nasa dating ako ngayon, marami rin ako ibang mga dinidate na babae, okay? Ang focus ko ngayon ay yung self-improvement ko, yung grind at purpose ko, at lahat ng mga magpapabuti sa akin sa buhay ko. Bahala ka na, paano mo i-deliver? Meron na lang mga linya na sinabi na ganyan, kung paano i-deliver ng tama, okay? Pwede mo lang sabihin na, let's say, hindi yan ang focus ko ngayon, hindi relationship ang focus ko ngayon. Pero, pagka nagpakatino ka o naging masunurin ka sa akin, malay mo, baka maging tayo din someday at lahat ng pinaghirapan ko, sa'yo din mapunta o sa ating dalawa. O, diba? Pwede mo sabihin yun, okay? Depende na sa delivery mo. Okay? Basta make sure na hindi mo siya susundin o hindi mo bibigay sa kanya yung relationship. Hayaan mo na lang siya na habulin yung relationship na yun. Bagay na, mas makakatulong pa sa pagpapatibay ng relasyon ninyo o pagpapataas ng attraction at interest level ng babae na yun. Kung saan, mas lalo siya magiging submissive at lalo siya magiging feminine dahil nga magiging mas masaya siya sa relasyon ninyo at irerespeto ka niya ng mas mataas. Okay? Kumpara sa magiging asawa mo siya, natural, may kapangyarihan na siya sa'yo, may pag-aari ka na niya, at kayang-kaya na niyang gawin sa'yo yung ginawa niya dito sa video ni Sher nga na ito, okay? Na ginawa nung babae na yun. Dahil may kapangyarihan talaga yung babae, may karapatan siya, may rights siya, asawa na siya eh. Diba? Kaya kung gusto niyo pa rin mag-asawa, bahala kayo. Nandyan na sila Robin Padilla, sila Aljur Abrenica, diba? Sila yung mga ibang mga celebrity dyan, no, mga kilalang tao dyan, na kahit na nag-asawa na, nagawa pa rin nila na palitan yung mga dating asawa nila. Why? Kasi nga hindi masaya ang mag-asawa. Okay? Kung mag-aasawa ka at magbubuo ka ng pamilya at ang habol mo ay yung maging masaya ka, G, maniwala ka sa akin, magiging masaya ka kahit papano, pero madidismaya ka rin someday. Okay? Dahil ang pagpapamilya o pag-uumpisa ng isang pamilya ay hindi isang hobby o isang activity na source ng joy, okay? Kundi ito ay isang malaking responsibilidad. Pero magiging masaya ka din, sigurado yon, okay? May mabibigay din sa iyo yung regular na happy-happy niya sa loob, ni Mrs., okay? May bibigay din sa iyo yung nasaya yung, may bibigay din nasaya sa iyo yung, alam mo, may kasama ka sa bahay, yung kasama mo yung anak mo, kasama mo yung asawa mo, okay? Yung may kasama kang kumakain, may kasabay ka sa buhay mo, okay? Pero yun lang yun. Hanggang dun lang yun. At balang araw, magsasawa ka din. Ako, bilis ako magsawa sa babae. Okay? Kaya nga, kapag ka dumating ang time na sabihin na natin, sawa na ako, iba na kaagad ang dinidate ko. Kaya kasi sabi ko rin sa inyo ito, para maintindihan ninyo na balang araw, kapag ka pinili mo ay isang babae na mabilis tumanda, okay? Tapos bigla ka nagsawa, sigurado baka, actually hindi, sigurado baka. Sigurado na baka pa. Okay? Sigurado lolokohin mo yan. Sigurado mauumay ka. Sigurado maghahanap ka ng
iba. Okay, kaya napaka-importante na huwag mong asawahin. Di ba? Iba sabi, para yung mga lolo-lola natin. Ayun, matatanda yung mga yun, ha? O, di ba? Kasi nga, this time, o sa era nga natin ngayon, o sa panahon ngayon, ano na, kumbaga, may social media na. Okay? Mas marami na ang tukso, mas madali na ma-access yung ibang mga option mo. Okay? Mas malala na ngayon. Noon, wala silang gaanong option. Kaya kahit hindi na masaya ang babae sa relasyon o ang lalaki sa isang relasyon, kahit na hindi na sila masaya dun sa kung ano man ang meron sila, nagagawa nilang magtiis, nagagawa nilang magstay sa isang relationship dahil nga wala silang other option. Pero ngayon na marami ng tukso, mas marami ng option, kahit sino, kahit foreigner, kahit celebrity, o kahit tao na sabihin natin na iniisip mo na hindi makikilala ng babae mo, ay pwede na siyang kontakin. Napakadali tuloy para sa tao ngayon na mag-cheat. Okay? At pag nag-cheat ang isang lalaki, lalo na kung kasal ito, may kaso yan. Not sure, okay? Hindi ko rin alam kung anong klaseng relasyon meron sila ng itong babae na to, pero sabi, asawa nga daw niya. Okay? Pero disclaimer, hindi ko alam yung tunay na story, ha? Okay? Kung ano man yung mga lumabas na tunay na story sa mga susunod na araw, gusto ko malaman ninyo na ibinasi ko lang ito dito sa istorya na nabasa ko sa Facebook, nabasa ko sa sinin sa akin ng mga GNL, okay, at of course binasi ko ito sa napanood kong video. Again, huwag sayangin ang oras, huwag sayangin ang nag-iisang buhay mo dito sa mundo para lang sa pusa, okay, na may amoy-amoy na mahan para dyan sa pusa na yan, na maamoy-amoy, okay, na gusto mo lang kasi maging regular. Sa totoo lang, mas maganda nga kasi yung marami kang option tapos nakatuto ka sa purpose mo, okay? Yung purpose mo, ang tutukan mo, yung self-improvement mo. Dahil nga isang lalaki na naghahabol sa pera ay hindi mauubusan ng babae, pero ang lalaki na naghahabol sa babae, mauubusan ng pera, okay? At kapag ka nagpakasal ka, isa sa inyo ng misis mo ang sigurado ang mag-cheat. Isa sa inyo ang sigurado na sisira ng relasyon ninyo. Kasi nga, ang relationship o ang attraction ay emotional, hindi siya logical. Kahit napakabait pa ng misis mo, kung yung emosyon mo ay nasa ibang babae na dahil nga na-attract ka niya, panigurado malaki ang tsansa, titikman at titikman yun. Ganon din ang mga kababaihan. Okay? Kaya kung ayaw masayang ang oras mo, ayaw masayang ang investment mo, mas may advice ko sa'yo na ang dapat mong gawin, okay, ay hindi ka na mag-asawa. Pero kung dadating ang time na gusto mong mag-settle down talaga, okay, then pumili ka ng isang babae na mas bata sa'yo, okay, at mas maganda sa ibang mga option mo. Okay? Pero gagawin mo ito pagdating ng time na naabot mo na ang tunay mong potensyal. Pero kung hindi pa naabot ang tunay mong potensyal, huwag mong gawin yan. Dahil pag dumating ang time na naabot mo ang tunay mong potensyal, mas maraming babaeng ma-attract sa'yo, mas maraming babaeng magkaagusto sa'yo, mas nadami ang option mo. Okay? At of course, sabihin na nating mas mapipili mo kung sino yung pinakagusto mo sa kanila talaga. Okay? Dahil kung talagang masaya itong si Sher dito sa asawa niya, hindi niya gagawin ito. Okay, ibig sabihin, hindi na siya masaya. So, ibig sabihin, balang araw, kung masaya ka man ngayon sa babae mo, balang araw, dadating ang time, mawawala yung joy na yan. At pag nawala yung joy na yan, okay, pag hindi ka na masaya, since yun nga yung rason mo, kaya ka nag-umpisa ng pamilya, dahil gusto mo lang sumaya, bibitawan mo, pati yung pinangako mo nung ikinasal kayo. Okay, na hindi mo nga siya lulukohin at magsasama kayo sa hirap at ginawa. Bibitawan mo yung bagay na yan kasi nga ang pinanghahawakan mo lang sa relasyon ninyo ay yung saya o yung emosyon na nararamdaman mo. So, kung hindi ka na masaya, natural, hanap ka ng iba magpapasaya sa'yo. Kasi nga ang hinahanap mo ay kasayahan na hindi mo naman makukuha sa isang babae lang. Okay? At hindi mo rin ito makukuha sa maraming babae. Okay? Kundi makukuha mo ito sa pag-aayos ng buhay mo, sa success mo bilang lalaki. Kung meron mang nilalang sa mundo, so sa inyong dalawa ng lalaki at babae, na dapat na nag-chase ng relationship, walang iba kundi babae yon. Kasi nga tumatanda sila. Kasi, well, tayo rin naman mga lalaki, pero ang babae kasi mas nauuna silang mahinog, okay? Kumbaga, habang bata pa sila, mas malakas ang kapangyarihan nila. Mas attractive sila, mas habang bata sila. Pero pag tumanda na sila, bumababa na ang, habang tumatanda sila, bumababa na ang attractiveness niya. Then therefore, bumababa ang kanyang actual market value. Okay, bumababa yung value niya. Tayo naman mga lalaki, habang mga bata tayo, since hindi pa tayo ganun ka-successful noon, hindi pa ganun kaganda ang katawan natin, hindi pa ganun kalaki ang network natin,
At since inuusgahan tayo sa success natin, hindi katulad ng babae, sila inuusgahan sa itsura at sa edad nila, okay? Then pagdating ng time na tumatanda na ang lalaki at nabot niya ng tunay niyang potensyal, mas tataas ang value niya. Okay, dahil baliktad ang lalaki at babae. Ang lalaki habang tumatanda, tumataas ang value. Ang babae naman habang tumatanda, bumababa ang value, okay? Ang lalaki ay parang wine, okay? Ang babae naman ay parang gatas na papanis. Ang lalaki naman ay parang wine niya. Habang tumatagal, habang tumatanda, lalong sumasarap. Lalong nagiging attractive, lalong tumataas ang value. Okay, kaya bakit mo ipagpapalit yung kalayaan mo na pumili ng gusto mong option talaga, okay, ng bata ka pa, kung dadating ang time na tataas bigla ang value mo. So ngayon, pag tumaas ang value mo balang araw at yung mga babae na hindi pumapansin sa'yo noon ay pinapansin ka na ngayon, o yung mga value ng babae na dating nakukuha mo ay panis sa mga nakukuha mo ngayon, matutukso ka. Shoutout kila Manny Pacquiao. Shoutout sa mga celebrity na nag-cheat sa mga asawa nila nung time na yumaman na sila, nung time na umayos na itsura nila, nung time na sumikat na sila. Shoutout na rin, of course, kay Skaz Takli. Pero hindi ko sinasabi ng loko si Skaz Takli, ha? Hindi ko sinasabi ganun. Sinasabi ko lang na, you know, ang basihan natin is yung mga issue. Okay? At yun nga, isa nga yun sa mga gusto kong tutukan ninyo, okay? Kumbaga, mag-ingat kayo sa mga decision making ninyo, dahil baka someday pagsisihan nyo ito. At pagdating ng time na pinagsisihan nyo na ito, ang hindi mo alam, lahat pala ng decision mo ay sabihin na natin hindi mo na pala ganung kadali mababago. Lalo na kung nagpakasal ka na, okay? Lalo na kung pag-aari ka na ng ibang babae. Tapos biglang may nakilala ka ngayon na mas okay, mas bata, mas maganda, kaso kasal ka na, okay? Then hindi mo ngayon makukuha yung tunay mong gusto. Ano mangyari sa'yo ngayon? Mas lalo kang mabubwisit at malulungkot sa buhay mo, okay? Dahil nga nakakulong ka na sa isang babae, na itong babae na ito ay dati mong gusto noong mas bata pa siya at mas maganda. Kaso nga lang, ngayon na tumaas na yung value mo, may nakilala ka na o may mga nakikilala ka na mas maganda, mas bata, at of course, babae na tunay mong gusto.